at nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong dumulog sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa misang ito, patuloy nating ipagdasal ang ating mga kapatid, mga kababayan na apektado ng bagyo at baha. Ang kanilang pananalig ay magbigay lakas sa kanila ngayong panahon ng pagsubok, at ang ating pagmamalasakit at pagtulong ay umibsan sa kanilang mga pagdurusa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat
nang maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Suma sa kanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Hesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanay aking tataliktad upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nabagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at ganun din ang biyenang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdarasal ang mga kapatid natin, kababayan, na hanggang sa kasalukuyan ay dumaranas ng pagsubok dulot ng bagyo at baha. At gaya ng binanggit ko kanina, nawa ang pananampalataya nila ay magbigay lakas sa kanila sa mga sandaling ito at ang ating pagmamalasakit, pagtulong at pananalangin kahit papaano'y umibsan sa kanilang pinagdaraanan. Sapagkat gayon ang diwa ng mga pinagbubuklod ng Panginoon. Siguro nga dito sa atin ngayon, ramdam natin, di naman ganun kalakas ang ulan, di ganun binabaha. Ngunit kung tayo tunay na mga deboto ni Jesus Nazareno, ramdam natin, ika nga, ang sugat ng kalingkingan, ang sugat ng ibang bahagi sa katawan ni Kristo. At ito'y magaganap lang kung nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya pala, sabi ni Jesus Nazareno, ang kanyang handog, isa sa pinakamahalagang handog sa kanyang mga alagad ay ang Espiritu Santo. Kaya di po ba, nung siya ipapanik na sa langit, anong sabi niya sa mga alagad? Huwag kayong matakot, ipapadala ko ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang sasama sa atin, sa ating paglalakbay, habang inaantay natin ang pagbabalik ni Jesus Nazareno. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin maunawaan ang lahat-lahat sa buhay. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang Espiritu ang tutulong sa atin para maunawaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Sabi nga ho ni San Juan Maria Benet, paglubos niyong maunawaan gaano tayo kamahal ng Diyos, baka sumabog daw ang puso natin. Kasi hindi matatalastas ng isip natin ang pagmamahal ng Diyos. Iba yung pagmamahal ng tao. Kahit nasabihin mo bang mahal na mahal mo ang isang tao, ibang-iba ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga siguro may ibang tao, hindi nila maunawaan ito. Lalo na pag sinabi ni Jesus sa Nazareno, magpatawad ka, makipagkasundo ka, tumulong ka para maging mapayapa ang lahat. Hindi natin talaga matatalos ang pag-ibig ng Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Kaya nga't sinabi din sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus Nazareno, ipapadala ko ang apoy. At ang apoy na ito ay ang apoy ng Espiritu Santo. Kaya nga't nakita natin ang tanda ng Espiritu Santo nung siya'y nanaog, bukod sa kalapati, ay apoy. Apoy na nagliliwanag dahil madilim ang inaalok sa atin ng mundo. Siguro nakakagulat, sabi ni Jesus sa Nazareno, pumarito ako, hindi upang magdala ng kapayapaan, kung hindi pagkabahabahagi. Ba't ganun? Akala ba natin pagkakasundo? Bakit sabi ni Jesus pagkakabahabahagi? Dahil nga sabi ko nga ako kanina, mahirap maunawaan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kailangan natin ng liwanag ng Espiritu. At pag wala yung Espiritu sa atin, talagang
magkakagulo tayo. Ibang klaseng pagkakaisa ang magkakaroon sa atin. Iba ho ang kapayapaan ng mundo sa kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng mundo nagagawa sa tulong ng Espiritu Santo. Ang pinagkakaisahan ay ang katotohanan at kabutihan ng Diyos. Samantalang ang kapayapaan ng mundo, kung ano-ano lang ang pinagkakaisahan. Kaya naman, ang kapayapaan ng mundo, hindi nagtatagal. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, magkakabahabahagi. Kasi doon masusukat sino ang pinupuspos ng Espiritu Santo. Sino ang tunay na nagkakaisa. At sino naman yung talagang nagkakawatak-watak. Kaya wag po tayong mabahala kung minsan kailangan natin magkabahabahagi. Dahil pag pumanig ka sa katotohanan, lalayo sa iyo ang kasinungalingan. Pag pumanig ka sa katarungan, lalaban sa iyo yung mga mapangapi. Pag kumampi ka sa kabutihan, lalayo sa iyo ang masama. At yun ang tunay na kapayapaan ng Diyos. Kaya sana ang pinagkakaisahan natin, kapayapaan, kabutihan, katotohanan, katarungan, lahat ng mahalaga kay Jesus Nazareno sa tulong ng Espiritu Santo. Nakita naman natin ngayon, di po ba? Pag ang pinagmulan ng pagsasama, sariling interes, ano nangyayari? O yung nakikita natin ngayon, nag-aaway-away na yung dati-rating magkakakampi, yung dati-rating nagtataasan ng kamay, yung dati-rating nagkakamayan, ngayon kulang na lang magsuntukan na. Kasi ang pinagmulan ng pagkakasundo, hindi yung kabutihan at katotohanan ng Diyos. Kaya madaling gumuho. Kaya sana yung pamilya natin, yung samahan natin, ang dahilan ng pagsasama natin, hindi yung galing sa mundo. Pag kayo'y magkasama lang dahil sa pera, pag ang pamilya nyo nagkakasundo dahil lang sa pera, pag mana na ang pag-uusapan, mag-aaway na yan. Pag yung samahan ninyo, ang nagkakaisa sa samahan nyo, yung leader nyo lang, pag nag-iba ng leader, aba, magkakalasa na yan, magkakampihan na yan. Pag ang pinagsasamahan ng inyong, no, pinagkakaisahan ng inyong grupo ay kapangyarihan, pag iba na ang naluklok, hiwa-hiwalay na yan. Pero kita nyo po sa atin sa simbahan, hindi kay Father, hindi kay Cardinal, hindi nga rin sa Santo Papa, higit sa lahat, sa turo ng Diyos. Kaya nga, matapos ng 2,000 taon, nandito pa rin ang katawan ni Kristo, ang simbahan ni Jesus Nazareno. May mga lumalayo, may mga umaalis, pero tayo, ang pinagkakaisahan natin sa tulong ng Espiritu Santo, nananatiling matatag, sapagkat hindi ito galing sa mundo, ito'y sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya sa misang ito, mga kapatid, yun po yung ipagdasal natin. Sana yung pagkakaisa ng pamilya natin, hindi galing sa mundo. Yung samahan natin, yung grupo natin, yung pagkakaibigan natin, maging dito sa loob ng simbahan, ang pinagmumulan ng ating pagkakaisa ay yung dinalisay ng Espiritu Santo na galing sa turo ni Jesus Nazareno. May aaway sa atin, may lalayo sa atin, may magagalit sa atin, katulad ng nangyari kay Jesus Nazareno. Pero huwag tayong matakot, huwag tayong mawalan ng loob, huwag tayong sumuko, sapagkat kung tayo'y tunay na kapanalig ni Jesus Nazareno,
kung tayo'y tunay na naliwanagan ng Espiritu Santo, magiging matibay ang ating pagkakaisa. Magiging tunay tayong malapit sa Diyos. Magiging tapat tayong alagad at kaibigan ni Jesus Nazareno. Kaya nga't ipagdasal natin na patuloy na ipadala sa atin ni Jesus Nazareno ang Espiritu Santo. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa Diyos. Papag-alabin mo kami ng apoy ng iyong pag-ibig. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagkitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang ating tugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayag ang inuusig, nawa ay magbigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, nawa ay matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, inihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat
ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ding iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang doob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay bunga at ang alis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas
kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Antonio Maria Claret, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ang aking panglaw sa panganib ako'y lagi nasabi niya.
Diyos, pakinggan mo ang aking tawa at sa aking paawat mahaba. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking hanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piniyak. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magpupo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations. Yung mga kumukuha po ng medalyon at imahe ng Nazareno na gagamitin para sa pagpapaayos ng kuryente ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, nakikipag-ugnayan na po tayo ngayon sa mga kapatid natin sa Bicol, at tinitiyak po namin sa inyo na ang lahat ng inyong ibinibigay para sa mga nasalanta at nangangailangan ay makakarating sa kanila. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Dakilang handog ni Jesus Nazareno sa atin ang Espiritu Santo upang tayo ay maliwanagan sa tunay na pagkakaisa sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintumbo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, hinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, hinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin.